Honestly, hindi ko alam na mag-record ako ng ganito. Never ko siyang naisip, nor in-expect. Siguro dahil wala akong makausap, wala akong mapagsabihan ng sitwasyon na kinakaharap natin ngayon. Wala pala eh, tinatamad din akong mag-record ng poems or kahit ano. And which intended dapat ng channel na to. Kaya dadaan ko lang sa isang kwento. Kwento na kung saan, alam mo naman, mas nasasabi ko yung gusto kong sabihin kapag sinusulat ko siya. Isang misteryosong kwento pero may totoong karakter. Sa mga nakikinig, salamat. So sana yung iba makarelate. Sana maka-inspire din ako. So ayun, thank you in advance. Nakilala ko siya ng pandemic. Yes, saktong March 15, the day na nag-lockdown. Nakakatawa lang kasi unexpected talaga. Sa isang group, Facebook, sa Facebook ko siya na-meet. Nag-post lang siya doon. So, nakalagay, looking for serious relationship daw and so on. English kasi yun, kaya hindi ko masyadong maalala yung kabuuan. Basta mahaba yung pinost niya. Pero natawa talaga ako kasi parang napaka-desperate move para sa isang guy. Pero syempre, chinek ko din naman yung profile niya. Simpleng landi lang. And guess what? Gusto ko yung background ng study niya. And okay naman yung Facebook profile niya. So, hindi naman siya mukhang scammer or what. So, yun. Pinilikan ko yung post niya. And syempre, may palike si ate girl. Pero not in my character na mag-like or comment talaga. Ewan ko din ba't nilike ko yung post niya. So, eto na. After maybe 2 hours, nag-friend request na siya. Check ulit ng profile, syempre. Till accept. Yeah, I accepted his friend request. Medyo type ko naman talaga siya, pero syempre, ayoko naman na ako yung mag-message or what. So, ayoko na ako yung first move. Pero wala eh. Naging marupok din ako after an hour. After an hour, minessage ko siya. Konting harot, syempre. Sabi nga nila, at least sinubukan. I texted, thanks for the ad. And guess what? Ang bilis niya mag-reply. Dahil siguro super boring ng buhay ko, masaya na ako na may ganong kabilis mag-reply sa mga messages ko. Honestly, at that time, oo, may boyfriend ako noong time na yon. Pero yung boyfriend ko na yon, siya yung type ng person na pag nag-text ng good morning na ang reply. Napaka-busy niya kasi. So, back tayo kay chatmate. March 15, 10 a.m. Maybe nilike ko yung post niya. Then, limited text lang to 5 p.m. kasi syempre, iniisip ko pa rin naman yung BF ko. Also, nasurot ako that time. So, busy din. 6 p.m, di ako makauwi kasi wala ng biyahe. Naghagila pa ako if sino maghahatid pa uwi. And while waiting, siya lang talaga yung kachat ko. Ramdam ko yung kaba niya that time compared sa BF ko na ayaw na lumabas kasi super traffic daw sa expressway. To make this story short, hinatid ako ni friend. Yung not this two guy, pati hinatid ako ng friend na malapit lang dun sa work ko. Till nakauwi ako, andyan pa rin si chatmate. Basta ang gaan ng loob ko sa kanya. And 1 a.m. by March 16, naging kami. True chat, syempre. Honestly, lahat na nangyari, is nagulat din ako. Basta, parang ayaw ko din siya mawala, as in. So, wala lang. Sinagot ko din ng ganun-ganun lang. So, ayun, masaya pala talaga yung una. Masaya pala talaga na may guy na nang-iinis sa'yo. Yung parang ka-level mo lang. Yung walang tinatago, honest lang talaga. Yung pure friendship na honest, yung ganun.
yung tanggap niyang isa't isa, yung parehas kayo mag-isip as in parehas sa lahat. Minsan nga pati reply namin parehas. Super pass forward natin. Wala eh. Ba't naman ganun? Kung kailan okay naman na ang lahat, kung kailan willing na akong i-give up kahit career ko, yung tipong stick to one na ako, ikaw na talaga. Yung lahat ng plano and goal ko sa buhay nakapokus na sa'yo, sa atin. Ba't naman parang biglang nangyari ko? Bakit? Ewan ko. Ang sakit lang kasi. Kasi wala akong magawa. Wala tayong magawa. So, ayun. Guys, sorry kung pinat ko or pass forward. Di ko pa kasi kayang isulat lahat. Pero isulat ko siya kahit anong mangyari. You always deserve to be far to my random thoughts. So, ayun, salamat.